sa panibagong episode ko. What mic say, hindi pa kayo nagsasubscribe, mag-subscribe kayo. And like and comment, available naman kayo mag-comment doon sa baba. And then, follow po kung nanaisin niyo po. Ngayon, isasabihin ko lang sa inyo about legal aspect. Kung paano ba yung pagpapile sa ng complaint sa NLRC. Siyempre sa trabaho natin minsan may mga conflict. May mga conflict tayo na pinagdadaanan. Hindi naman lahat ng trabaho is perfecto. Pwedeng may mga grievances tayo dun sa company. May grievances tayo sa mga patakaran or sa mga hindi natin gusto sa na kanilang pinatutupad, kaya may nilalabag sila na about sa labor code na hindi natin nagustuhan or labag na sa ating mga karapatan. So yung right natin bilang manggagawa at isang demokrasyang bansa, may right tayo na mag-file ng complaint, dahil yan ang isa sa karapatan ng bawat mamamayan. Mapamahirap pa man, mapamayaman, syempre karapatan mo rin magkaroon ng justisya. Yung karapatan mo yung makuha yung right process tsaka yung justice. So ngayon ituturo ko lang paano yung sa my experience. Pagka may magko-complain ka sa NLRC, kailangan meron ka ebidensya unang-una. Kung ano rin yung rason mo, kung anong dahilan mo bakit ka magko-complain, then evidences, mga papers, mga isasagot mo, dahil may pipila pang camform doon eh. Kung unan naman, gusto nyong available ka pa sa company o nasa company ka pa, or kahit wala na, meron silang single entry approach na o SENA na tinatawag. Doon mo kayo pagharapin, kayong dalawa pagharapin kayo doon sa nakabilang panig, para doon kayo kung makapag-usap pa kayo doon, kapag-usap kayo ng wala mo ng demandahan or sa papel sa papel. Ngayon, may tatlo siyang hearing, may tatlong hearing siya. So, may mediator siya or tagapamagitan. So, magpipirma ka lang doon ng form. And then, yung mediator, mag-schedule ng hearing nyo, kung ilang hearing nyo, dalawa or tatlo. So ganun sa akin, sa tatlo, hindi kayo magkasundo, then doon na sila magpapile ng or iakit na nila sa NLRC or sa district na ng DOLE yung kaso. So after nun, kung hindi kayo nagkasundo, kung nagkasundo naman pala kayo or meron mang bayaran o sakali mang money matters yun, doon kayo rin magbabayaran, doon kayo magpipirma ng kasunduan. Doon sa harapan ng mediator, pipirma siya. Doon sa yung mediator, pipirma rin. Doon is the end of the case. Then kasundo na kayo, panibagong buhay na. And then if hindi naman, ipapile na, bibigyan ka na nila ng karapatan or mag-direct filing ka na sa NLRC, dahil hindi sumunod yung yung kalaban mo, yung kumpanya, hindi kayo nagkasundo. So nasa yun na yan, kung magpapile ka ng direct complaint sa NLRC, maliban dun sa SENA, so close na siya sa SENA, hindi kayo na dala sa usapan, dun na kayo sa NLRC, then mag-fill up ka ng form dun, complaint form, and then yung impormasyon mo, personal information sa company mo, and then yung mga reklamo mo, doon mo ilalagay, ilat mo ng complaint mo doon sa baba.
may typist naman sila doon, so siya na yung mag-entry noon. Basta yung ilagay mo lang sa unang form na binigay sa iyo, papasok mo doon sa typist nila sa encoder. Then may panibagong ibibigay sa iyo na papel. Andun na lahat, ay yung case number mo, tsaka yung complaint mo, tsaka yung information. So ngayon ipapasa 'yon sa irarapol ngayon yun sa arbiter kung kaninong arbiter ka ibibigay. So pag kung sinong arbiter 'yon, doon mo doon kayo pag-aharapin, doon mo ipapasa 'yon, ipapasa yung papel. And then yung arbiter na tumanggap ng complaint paper mo sa NLRC, i-judge niya ngayon. Actually, sa una hindi pa talaga yung hearing, pag-aharapin pa rin kayo, pag-uusapin pa rin kayo sa una. And then parang ganun ulit, pag hindi kayo nagkasundo, then submission for position paper na. Mag-position paper ka, maghahanap ka ng attorney mo. If may private attorney ka, then good. Then if wala, kung pasok ka naman sa yung criteria nila na bigyan ka ng legal assistance, then makakuha ka sa kanila ng assistance. So ganun, sila doon ka magpapagawa ng position paper mo, doon mo iluluhog yung nagawa ka muna ng letter, letter mo ng complaint mo, yung istorya mo, kung anong complaint mo, ibigay mo sa attorney. Then yung attorney, gagawa siya ng babasahin niya yon, then anuhin niya kung ano yung complaint mo, then gagawan ka ng affidavit ng position paper, sinumpaan sa laysay mo. Then yung position paper na yon, sa pauka bibigyan na sa'yo, copy ng attorney, copy na ipapareceive mo sa NLRC, and then one sa'yo, isang copy sa'yo, bali tatlo. So ipapareceive mo yung tatlo na yon sa NLRC, then balik yung isa sa attorney, then balik yung isa sa'yo, isang copy sa NLRC. So ganun, pag na-receive na ng NLRC yon, yung arbiter, i-schedule sila ng hearing. So if una sa hearing papagkasunduin muna kayo. Din pag hindi kayo nagkasundo, may tatlong bibigyan siya ng mga schedule ng hearing. Magbibigay siya ng schedule, then dapat puntahan mo yon. Tsaka yung dapat yung kabilang panig, magre-respond kasi respondent ka, ikaw naman plaintiff, ikaw yung nagdemanda. So sagutan lang kayo, doon kayo ngayon magtatagisa ng katwiran at saka ebidensya, then ang mga salita, kung ano yung katwiran. Then yung arbiter, siya yung judge, siya yung mag-judge na kung ano yung gagawin niya. And then sila nakakaalam kasi ng mga batas ng ano eh, ng tuntunin ng labor eh. Doon nila ibabase yon, kung ano ba yung mga nalabag, kung ano ba yung dapat na ibigay, kung ano ba yung mga yung complain mo na hindi naman dapat, or may complain ka na dapat pasok naman sa na tumutugma doon sa paglabag sa labor code. Then after that, yung labor, yung arbiter, siya ang magbibigay ng decision, order, decision, statement, kung ano ang kinalabasan ng kaso. Pero kung sa gitna pa lang ng ano, yung nagkasundo na rin kayo, pwede na rin kayo yung magkasundo na ng kasulatan, o nagkaroon kayo ng quit claim, or kasunduan ng hindi na magtutuloy ng position paper mo na sa una, dun sa una. Pero pag gano'n, dire-diretso na yun sa position paper, dun kayo magtatagisa ng katwiran. Then ayun ang i-judge ng arbiter. Then after nun, abangan nyo na lang yung decision kung ano. Kung ano yung order. Halimbawa natalo yung kalaban mo, may money matters, or in statement, or back job order, then dapat sundin ng
dapat sundin ang ano ng kalaban mo. Pero kung hindi, merong reinforcement of a decision na dapat na pinatutupad, or kung sa mga money claim na tinatawag doon yung pag-reinforce with sheriff. So with sheriff, papadalan sila ng notice. If hindi sila nag-respond, then ano yung mga assets nila, yung assets nila, kung ano yung dapat nila ibenta para mabayaran ka. And then kung babayaran ka naman, dun din kayo magkakasunduan sa harapan mismo ng NLRC para totoong may pirmahan kayo. And then the case is closed, or iba, kung na-dismiss man, maybe may mga dahilan, yung arbiter ang nakakaalam nun. And then yun, case closed. Yun lang po ang yung ano, yung sa yung pagpapile ng case, tsaka yung sa attorney, kung paano yung process, paano pagpunta sa PAW, then sa PAW naman, tsaka sa kung paano paghingi ng ayuda sa pag-ano ng legal counsel mo, kung paano mo siya hihingi. Panibagong episode naman to. So, isa lang to sa episode natin. So, abangan nyo na lang. Then, subscribe ka na lang. And, like mo. I-comment ka. Yan naman na lang. Okay? Thank you. Salamat.